mga naunang pag-aangkin ng Diyos. October 22, sa mga makalangit na dako. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Deuteronomio Kapitulo 8 Versikulo 17-18. Silang nagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat ay makakakilala na sila'y mayaman sa antas na hindi mabibilang sa mga kayamanan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Walang tinataglay ang tao na mayroon siyang tanging karapatan. Hindi nga niya pag-aari ang kanyang sarili, sapagkat siya'y binili na may halaga, ang dugo ng anak ng Diyos. May pag-aangkin si Kristo sa lahat ng pag-aari sa ating sanlibutan. Maaari siyang magsugo ng sunod-sunod na kaganapan na wawalis sa lahat ng mga pakinabang na naipon sa loob ng maraming taon. Maaari rin siyang tumawag ng kinakailangang tulong para sa kanyang mga anak. Ang Diyos ang nagbibigay ng hininga ng buhay sa tao. Hindi natin kayang lumalang, maaari lamang tayong magtipon ng mga bagay na nilalang ng Diyos. Siya ang ating bantay, tagapayo, at higit pa rito, mula sa kanyang mayaman na mapagkukunan ay tumatanggap tayo ng lahat ng kagalingan, katalinuhan sa pagsasalita, at kakayanan na ating tinataglay. Ang lahat ng iyong pag-aari ay kanyang regalo, sapagkat wala kang anumang bagay upang lumikha o bumili nito. Ito'y ibinigay sa iyo, hindi upang maging kalang na maghihiwalay sa iyo mula sa kanya, kundi upang tulungan ka sa paggawa sa kanyang paglilingkod. Sa sandaling mawala sa paningin ng tao ang katotohanan na sa Panginoon ang kanyang mga kakayanan at pag-aari, sa sandaling iyon ay ninanakaw niya ang mga ari-arian ng Diyos. Kumikilos siya na parang hindi matuwid na katiwala, na inuudyukan ang Panginoon na ilipat ang mga kalakal niya sa mga kamay na mas tapat. Tinatawagan ng Diyos yaong mga pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga ari-arian upang panghawakan ang mga ito ng tapat, upang ipakita sa sanlibutan na gumagawa sila para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Tinatawagan niya yaong mga nag-aangkin na nasa ilalim ng kanyang pamamahala na huwag ipagsinungaling ang kanyang karakter. Araw-araw niyang pinupuno tayo ng kanyang mga pakinabang. Luwalhatiin natin siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba ng kasaganahan na kanyang ibinigay sa atin. O para sa pag-ibig, banal at hindi makasariling pag-ibig. Tayo, bilang mga kinatawan ng Panginoon, kilalanin kung gaano kasamang bagay ang pasinungalingan ang tagapagligtas sa pamamagitan ng paghahayag ng pagkamakasarili. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kaming hindi makalimot na ang lahat ng aming tagumpay at yaman ay mula sa iyo. Ipaalala mo po sa amin na kami ay mga katiwala lamang ng iyong mga yaman, at bigyan mo kami ng pusong handang magbigay at maglingkod sa iba. Naway sa aming mga gawa, ay maipakita po namin ang iyong pagmamahal at kabutihan sa mundo. Ipagkaloob mo po sa amin ang lakas at karunungan upang magamit ang aming mga kakayahan at ari-arian para sa iyong kaluwalhatian at sa ikabubuti ng aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.